reviews. So nandito na sa atin ngayon guys yung ating second mystery phone, ang Lenovo Z6 Lite or Z6 Youth. I-unbox natin to at pag-uusapan natin kung sulit mong bilhin yung less than 9,000 na phone na to. Okay, dito muna tayo sa box niya. So blue yung accent niya, makikita nyo naman. Yung Lenovo Z6 tsaka yung Lenovo branding ay nasa blue accent. At makikita nyo dun mismo sa harap ng box, meron Chinese character din. Meaning, hindi global version to guys. So para dun sa mga bibili, take note, hindi to global version. Okay, sa gilid makikita natin Lenovo Z6 branding ulit. At wala na iba. Yung specs niya dun sa baba at tsaka dun sa likod, naka Chinese characters. At nga pala guys, nabili ko to sa Lazada, hindi to sponsored. Walang nagpadala ng phone na to sa akin. Binili ko to sa G-Shopper sa Lazada. Nandiyan yung link nila sa description sa baba. Hindi ko sila pinapromote, sinasabi ko lang sa inyo kung saan siya nabili. At nung na-deliver sa akin to guys, makikita nyo na yung sticker, yung seal sticker dun sa baba ay nakat na. So nabuksan na tong box na to. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa yun. Pero malamang na tampered yung ROM ng phone na to. Okay, so buksan natin tong box. Makikita natin pagbukas agad ng box yung isa pang maliit na box na meron text na designed by Lenovo. Fun fact, ito palang box na to guys ay tinatawag na document sleeve. Wala lang, sabi ko lang. Yung document sleeve ay meron lamang SIM ejector tool at syempre the usual documentation na hindi translated sa English at syempre yung kanyang transparent jelly case. At ito pala yung phone guys, so nakabalot siya sa plastic. Pero puntahan muna natin yung iba pang laman ng box. So nandyan yung kanyang 12 volts na charger at yung kanyang USB Type-C cable na parehas color black. Okay, so dito muna tayo sa phone. So makikita nyo na super glossy yung likod niya guys. Grabe. At fingerprint magnet talaga siya. Kaya I recommend isuot nyo yung jelly case na kasama dito. Pero bago yan, dito muna tayo sa physical design ng Lenovo Z6 Youth. So sa gilid, makikita natin yung power button at volume rockers, the usual. Tsaka bilang gilid yung SIM tray niya guys. So dual SIM siya, dual standby mode, pero meron din siyang card slot, pero mamimili ka kung isang SIM lang or may SD card or dual SIM pero walang SD card. Sa iba pa makikita natin yung madaming good news dito. Nandiyan yung kanyang speaker grills at unang good news natin, USB Type-C. At unang good news natin, USB Type-C port, microphone at second good news natin, 3.5mm jack. Sa likod makikita natin yung triple camera setup at yung kanyang fingerprint sensor. At sa taas, isa pang microphone. Okay, so ito na guys, si Lenovo Z6 Youth. At first impression ko guys, nung sa screen, mas maganda siya sa screen ng Humidigy F1 Play. Talagang angat na angat to kung ikukumpara mo dun sa Humidigy F1 Play. Napaka-sharp ng text, ng icons, lahat okay na okay yung color ng screen. Pagdating dun sa design ng phone na to, manipis, madaling hawakan, maganda yung grip niya, lalo na pag nakasuot yung jelly case. Ang problema lang dito kay Z6 Youth, hindi katulad ng ibang mga phones na na-unbox natin, wala pa tong naka-install na screen protector. So take note lang din para sa mga bibili, humanap kayo agad ng screen protector para dito kay Lenovo Z6 Youth kasi hindi din clear kung ito ba ay naka Corning Gorilla Glass protection. So yun, take note lang. Okay, dun muna tayo guys sa UI bago natin pag-usapan yung hardware niya. Okay, yung UI ni Lenovo Z6 Youth ay sobrang edited. Okay, heavily edited. On top of Android 9.0, naka ZUI 11 siya. At napakadami niyang bloatware guys. Tingnan nyo ha. Ayan, ang dami niyang bloatware. Itong ininstall ko lang, Antutu Benchmark tsaka Asphalt 9. Yung the rest na makikita nyo ibang application dito, bloatware siya. Pre-install. Isa pang Asphalt, AppDaily, AppNext, Opera Browser, Spider-Man game, isa pang ewan ko kung anong game yan, SyncKit at marami pang iba. Okay, heavily edited siya. So hindi siya masasabi na almost stock Android. At kahit dito sa notification panel, makikita nyo na ibang iba itsura niya. Hindi ko sinasabing pangit, maganda yung ZUI, pero nagkakos siya ng lag dun sa phone. Okay, makikita nyo ngayon na snappy naman siya. Okay naman siya kasi pinatay ko guys yung Windows animation niya. Pero kapag naka-on yun, sobrang laggy talaga. Grabe. Makikita nyo ngayon, halimbawa dito sa notification panel, yung dinadownload ko yung Asphalt 9, kapag bubuksan mo yung bubble na yan, makikita nyo yung lag. Grabe yung lag, diba? Pero nung pinatay ko na yung animation, mabilis na siya. Okay, so pagdating sa skin ng Lenovo Z6 Youth, itong ZUI, bagsak na bagsak yan para sa akin. Okay, so kung gagamit kayo nito, mag-install kayo ng launcher, katulad ng Poco Launcher or Nova Launcher, tapos patayin nyo yung Windows animation, solve na kayo. Okay, isa pa sa mga gusto kong sabihin tungkol dito sa UI ng Z6 Youth ay yung kanyang gestures. So makikita natin dito guys sa settings yung 4D U-Touch, yun yung tawag nila dito sa navigation bar. So tap natin yan at meron tayong dalawang choices. So yung navigation keys
yun yung standard. Tingnan natin ah. Yan, meron siya dito sa baba. Okay, kung yun ang gusto nyo gamitin, walang problema. Pwede nyo rin baliktarin yung recent tsaka yung back button. Enable nyo lang yan. Yan, magkapalit silang dalawa. Pero kung gusto nyo na gestures ang gagamitin ninyo para manavigate si Z6 Youth, enable nyo lang yung U-Touch. So, isang swipe pataas para mag-back. Isang swipe pataas plus pause, babalik kayo sa home. At para manavigate nyo yung recent apps, kailangan kayong mag-swipe mula dito sa gilid, papunta sa gitna. Yan. Okay, next na pag-uusapan natin, camera. Okay, dito ako nagka-problema guys, at medyo dito talagang negative yung feedback ko kay Lenovo Z6 Youth. Kasi tingnan natin, ha? Dito muna tayo sa application niya. Yan, kita nyo kung gaano katagal bumukas, yun yung pinakauna. Tapos yung pag-navigate niya, may delay din siya. Although, good news kasi meron siyang night mode. Mamaya papakita ko sa inyo yung results niyan. Meron din siyang panorama, meron siyang pro mode, at meron siyang dual. Tinatry ko siya mula pa kanina kung anong purpose ng dual niyan. Wala talaga akong makitang kaibahan from auto mode tsaka dito sa dual. Kung alam nyo, please comment down below. Paki-enlighten kami kung anong purpose ng dual na yan. Pero so far, wala akong nakitang different. Okay, dito sa video guys, pagpunta tayo sa settings, ang pwede lang sa kanya ay 4K, 1080p, tsaka 720p. The usual. Pero hindi nakalagay kung ilang frames per second yung bawat resolution na yan. Katulad nung Humidity F1 Play, yun din yung naging problema ko. Hindi nakalagay kung ilang frames per second yung bawat mode. Okay, bago ko ipakita sa inyo yung sample pictures, nakalimutan ko sabihin sa inyo yung specs ng camera nito ni Lenovo Z6 Lite. Kasi nga, ito yung isa sa pinaka mapapansin nyo sa phone na to. Triple camera setup, isang 16 megapixels 1.8 aperture, isang 8 megapixels 2.4 telephoto lens 2x optical zoom, at 5 megapixels 2.2 aperture wide angle. So dun sa specs guys, meron kayo papansin, wala siyang depth sensor na camera. Kaya makikita niyo dito sa modes ng camera niya na wala siyang portrait mode. Nakakalungkot, 'di ba? So kung mag-take kayo ng mga portrait mode na gusto niyo blur yung background, hindi niyo magagawa dito kay Lenovo Z6 Lite. At ang isa pa sa mga napansin ko guys ay ito. Makikita nyo, dito tayo sa photo. Ayan, sa photo, na meron siyang button dito para ma-enable nyo yung 2x optical zoom. So, pag clinic ko yan, ayan, 2x zoom. Kapag clinic ko yan, ano sa tingin nyo yung dapat na susunod? Tama, yung wide angle lens. Pero tingnan nyo, babalik siya dun sa 1. Meaning, yung lens dito sa likod, ito, itong baba na to, wala siyang use. Itong nasa taas, ito yung 8 megapixels. Itong gitna, yung 16 megapixels. Trinay kong takpan yung bawat isa sa mga yan. Natatakpan siya. Kapag nagsiswitch ka dun sa 1x zoom, tapos 2x zoom, ito namang taas. Pero, after nun, walang wide, which is supposedly itong pangatlong camera lens, yung 5 megapixels na wide, pero wala. Wala siyang wide angle. So, yun. So, kung nag-expect kayo ng sobrang laki dun sa triple camera setup ng Lenovo Z6 Lite, huwag na kayo masyado mag-expect, guys. Medyo gimmick lang yun. Pero, ito na rin yung pictures na nakunan ko dito kay Z6 Lite. Okay, ano masasabi nyo guys? So, in fairness naman, medyo sharp naman siya. Mas okay yung photos ito kumpara dun kay Humidity F1 Play, to be honest. Pero yun nga, wala siyang portrait mode, walang blur dun sa background kasi nga wala siyang depth sensor. So, saktong-sakto lang din. Pupuntahan na natin yung performance ng Lenovo Z6 Lite. Ito muna yung specs. Snapdragon 710 10 nanometer architecture, 2.2 GHz at 1.7 GHz.
So, pagdating sa processor, okay na okay siya kasi ka-level niya yung Realme 3 Pro tsaka Realme X na almost double ng price nito. Pero syempre, isa sa mga magdadala ng performance ng chipset na yan ay yung UI na naka-install dito sa phone. So, yun yung check natin ngayon. Kasi nga, katulad na sinabi ko kanina, sobrang laggy dahil dun sa GUI 11. Kaya, i-double check natin guys kung okay yung performance niya pagdating sa gaming. So, bago yan, mag-Antutu benchmark muna tayo. Okay, total score natin guys, 153,875. Mas mataas ng kaunti kay Humidigy F1 Play. Si F1 Play ay 134,778. So, expected naman yun kasi mas maganda talaga yung chipset nito. Humidigy F1 Play Helio P60, equivalent lang ng Snapdragon 660. At singit ko lang guys, yung variant na ginagamit pala natin ngayon ay 4GB of RAM, 64GB of internal storage. Okay, test natin ngayon yung Asphalt 9. Okay, so ano masasabi natin dun sa performance guys? Katulad nung nakita nyo, smooth naman siya, mid-range performance pagdating sa games. Although, nung una ko siyang na-try dun sa Asphalt 9, yung pinaka-intro game ng Asphalt 9, naglalag talaga siya. Meron ako nakita mga frame drops. Pero dun sa trinay natin kanina, smooth na smooth naman. So, overall, siguro kapag ginagamit natin to sa gaming, wala naman tayong magiging reklamo dito, malamang-lamang. Kasi alam naman natin yung performance ni Realme 3 Pro. Nakita na natin yun noon, napaka-smooth naman. Although, hindi talaga nila ma-generate lahat ng graphics dun sa game. Pero, playable lahat ng games, kahit yung mga heavy games katulad ng Asphalt 9. Nasisira lang talaga ng GUI yung performance ng Lenovo C6 Lite pagdating sa ilang mga bagay. At para ulit sa mga gamers, para dun sa mga concern kung ito ba ay capable sa 5 GHz Wi-Fi connection, yes, nakakonect ako ngayon sa 5 GHz connection ng Wi-Fi namin. At panghuli guys, yung kanyang battery, 4,050 mAh na battery. At capable siya sa 15 watts na fast charging. Na-try ko na yung Snapdragon 710 plus 4,000 mAh na battery dun sa Realme 3 Pro. At talagang experience ko sa phone na yun, yung hindi mag-aalala sa battery the whole day. Kahit gamitin mo ng gamitin, kahit na whole day nakadata ka, sobra pa siya para sa average na paggamit sa buong araw. So, sa tingin ko itong Lenovo Z6 Lite, ganun din yung may experience natin. Hindi pababa sa 5 hours of screen on time. Okay, so anong verdict natin sa phone na to? Ulitin natin yung price, no? 8,699 pesos or 8,700 flat. So, sulit ba siya para sa price niya? Meron mga ilang bagay kayong dapat na i-consider dito kay Z6 Lite kapag binili nyo siya. Number one, yung UI niya. Kanina ko pa sinasabi, ang pangit ng UI niya. Nagkapabagal siya sa phone. Pangalawa, yung camera software niya, hindi rin maganda. Hindi nagagamit yung wide angle na camera niya. Hindi ko sinasabing hindi gumagana yun. Gumagana siya pero dahil sa wala siyang option don sa camera application, hindi siya usable. Sayang, may wide angle shot sana tayo kung gumagana siya dun sa camera application. At ikit sa lahat, tampered ROM to guys. Ibig sabihin, hindi talaga ito yung ROM niya eh. I-install lang talaga, hindi ko alam kung yung seller yung nag-install or bago i-deliver sa kanila, tampered na. So, hindi natin alam yun. Pero ang bottom line ay tampered siya. Naka-English ROM siya ngayon pero originally walang global version itong Lenovo C6 Lite. So, ilan yun sa mga bagay na dapat inyo i-consider sa kanya. Pero knowing na 4,000 mAh yung battery niya, Snapdragon 710 plus 1080p display, plus saktong-sakto lang na quality ng camera. Sapat na sapat yun para sa price niya. So para sa akin, sulit pa rin itong Lenovo Z6 Lite para sa 8,700 natin. Ang hirap makahanap ng ganyang specs sa ganong price.
Okay, so yun guys, yung full unboxing and review natin dito kay Lenovo C6 Lite. So ito yung second mystery phone natin. Meron pa ba kayong gustong i-request na ma-review na super budget-friendly na phone na makikita natin sa Lazada? Please comment down below kung ano yung gusto ninyong next na i-review natin. At ano yung masasabi nyo dito kay Lenovo C6 Lite? Para sa inyo ba sulit din? Or magpapas kayo sa phone na to? So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Malapit na tayong mag 100,000 subs guys. Maraming salamat sa inyo. Ang goal natin ay makuha yung silver play button sa August. Kaya please, magtulong-tulong tayo. I-share natin tong video na to para dun sa mga friends natin na umahanap ng budget phone or should I say, budget gaming phone para sa kanila. So, yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Para sa samat sa aring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.